Ang lahat ng nasa larawan na ito ay namatay matapos makunan ng litratong ito. Sila ay mga Pilipinong delegado ng Boy Scout of the Philippines na dadalo sana sa 11 World Jamboree na gaganapin sa Athens, Greece. Bumagsak ang kanilang sinasakyang eroplano matapos makuhanan ang mismong litrato na ito. Dito, ibinawagayway nila ang kanilang kamay sa mga media at mamamayan upang mamaalam. Pero literal na huling paalam na pala nila ito. Limampu't siyam na taon ng nakakaraan, 28 na Hulyo taong 1963, nasawi sa malagim na trahedya ang 20 na Pilipinong Boy Scout at 4 na scouting officials nito na edad 14 hanggang 21 taong gulang matapos bumagsak ang kanilang sinasakyang eroplano sa Arabian Sea. Agad na kumalat ang balita, hindi lang sa Pilipinas, gayon din sa buong mundo. Bago mangyari ang trahedyang ito, inimbitahan muna ang mga nasabing delegado ng Boy Scout sa isang courtesy call ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Diosdado Macapagal sa Palasyo ng Malacanang. 2 araw bago ang trahedya, sumakay sa Manila International Airport na ngayon ay naiya ang mga Boy Scout. Dito, nakuhanan ang litratong ito. Sa litrato, makikita ang mga Boy Scout na nakasuot ng kanilang uniforme at ang tradisyonal na sombrero na salakot kung tawagin. Bukod pa rito, dala rin ng grupo ang mga tradisyonal na kasuotang Pilipino, gayon din ang mga props ng katutubong sayaw. Papunta sila ng Hong Kong kung saan sasakay sila ng connecting flight papuntang Athens, Greece. Ito na ang kanilang huling litrato. Paglapag ng kanilang sinasakyang eroplano, lumipat sila sa isang connecting flights na maghahatid sa kanilang destinasyon. Lumipad ang passenger plane na United Arab Emirates Flight 869 na lulan ng 55 pasahero kabilang ang 20 na Pilipinong batang miyembro ng Boy Scout at 4 na scouting officials mula sa paliparan ng Hong Kong. At pagkatapos ay pansamantalang huminto ito sa Bangkok, Thailand noong gabi na 27 ng Hulyo sa nasabing taon. Pagkatapos ay muling lumipad ang eroplano patungo sa destinasyon nito. Bago pa man, nakatanggap na ang paamunuan ng paliparan na masama ang panahon sa daraanan nila. Ngunit sa kabila nito, itinuloy pa rin nila ang kanilang paglipad dahil umaasa sila na hindi ito gaano kalakas at kapaminsala. Habang nasa himpapawid, nakatanggap ang eroplano ng mga bilin mula sa Santa Cruz Airport sa Mumbai na magsagawa ng emergency landing dahil sa masamang panahon. Malakas ang ulan at bugso ng hangin sa gabing iyon. Tumugon naman ang United Arab Emirates Flight 869 na magsagawa ng emergency landing. Ngunit sa kasamang palad ay bumulsok sa karagatan ng Arabian Sea ang eroplano na sinasakyan ng mga Pilipinong Boy Scout. Sa oras na 1:46 na madaling araw, nawala na ang komunikasyon ng eroplano. Agad na nagsagawa ng search and rescue ang pamunuan at nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga pasahero ng eroplano. Lahat ng 63 sakay nito ay nasawi, kabilang ang mga Boy Scout. Narito ang pangalan ng 20 na Pilipinong Boy Scout na nasawi sa plane crash. I-post lamang po ang video upang mabasa ang kanilang mga pangalan. Narito naman ang pangalan ng 4 na scouting officials na nasawi sa trahedya. Sa 24 na mga miyembro ng Boy Scout na nasawi, 5 lang sa kanila ang positibong nakilala. Sila ay sina Jose Delgado, Henry Cuatoco, Roberto Castro, Ascari Tuason Jr. at Librado Fernandez. Dahil walang natagpo ang wreckage sa pinagbagsakan ng eroplano, palaisipan pa rin ang naging sanhi ng pagkakaproblema ng paglipad ng Flight 869 papuntang Greece. Tinatanggi naman ng pamunuan ang posibilidad na pananabutay sa paglipad ng eroplano. Sinasabing isa sa dahilan ay masamang panahon na nagresulta sa pagbagsak nito. Sa kabila nito, nagpadala pa rin ang BSP ng delegado nito sa Greece na nagtagal mula 11 ng Agosto taong 1963. Inalagay sa half-mast ang watawat ng punong tanggapan ng BSP nang makarating sa kanila ang masamang balita.
Bago ang kanilang hindi inaasahang pagbagsak, ang mga napiling delegado ay sumailalim muna sa mahigpit na pagsasanay sa Maynila at Laguna, partikular sa kapundukan ng Makiling noong ika-8 ng Hunyo hanggang sa petsa ng pag-alis nila. Pinungunahan ito ni Scoutmaster Bonifacio Lascano ang nasabing pagsasanay. Karamihan sa mga miyembro ng delegasyon ay maaaring inisponsor ng mga establishmento ng negosyo o sa ilalim ng planong lumipad ngayon, magbayad mamaya. Dalawang scout na sina Nescacio Fernandez at Guillermo Flores ay dapat sasali sa grupo. Ngunit sila ay naiiwan matapos mabigong makalikom na sapat na kinakailangan nilang pondo. Kabilang sila sa maswerteng naiwan sa paglipad. Mabalik tayo. Sa kanilang stopover sa Bangkok, Thailand, isinulat ni AIDS Cup Observer Chito Albano ang kanyang huling mensahe sa isang postcard. Mahal na ma, pa, mga kapatid at mga kaibigan ko, nakarating kami sa Bangkok ng 10:25 ng gabi. Nang ligtas at nasa mabuting kalagayan, humalis kami sa Hong Kong ng 8:45 ng gabi. Nagpadala na ako ng postcard kay Tio Pati. Ipagdasal mo ako. Salamat. Pag-ibig, halik at panalangin. Nagmamahal, Chito. Bilang parangal at pagpapaalala, isang bantayog sa Manila North Cemetery ang itinayo para sa alaala ng mga nasawing Boy Scout, habang isang monumento naman ang itinayo sa lungsod ng Quezon bilang pagpupugay sa alaala ng nasawing kabataan. Pinarangalan rin sila ng konseho ng lungsod ng Quezon sa pamamagitan ng pagpapapalit ng pangalan ng mga lansangan sa Camuning at Rojas District. Noong naman taong 1988, idineklara ni Pangulong Corazon Aquino ang petsang 28 ng Hulyo bilang Scout Memorial Day upang ipagdiwang ang buhay ng mga Pilipinong Boy Scout na namatay sa kanilang tungkulin. Ang istorya na ito ay marahil hindi natin napapakinggan o nababasa sa kahit anumang libro. Ginawa namin ang video na ito upang magbigay ng impormasyon. Ang Dark Side ay panibagong series kung saan ikikwento ang kwento sa likod ng isang litrato. Ito ang mga susunod na video natin sa Dark Side series. At syempre, huwag mo rin kakaligtan na i-hit ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video natin. And yun, maraming salamat ko sa inyong lahat.